Kung di mo siya kilala, madali kang maniniwala sa mga kwento niyang akala mo'y totoo. Kahit naka-earphones na ako, narinig ko pa rin yung hilik niya. Si Glock na yun na nga yung pinakikinggan ko noon, ha? Grabe, dinig pa rin. Ang lakas talaga. Madalas kong binabantayan ang mga mata niya kung saang banda siya tumitingin. Kung sa kaliwang pataas daw nagsasabi ng totoo, at kung sa kanang pataas naman ika'y tinatarantado. Yun, tapos po siya may pumasok na malaking gagamba sa loob ng tent namin. Grabe, ang laki, kasing laki kaya ng kamay ko, parang tarantula. Tarantula? Sa Tagaytay? Oo, basta! Super mega sa laki! Grabe pala yung takot ni Mike sa gagamba. Ang OA. Ano ba yung tawag mo sa phobia sa gagamba? Alam ko, naging pelikula pa nga yan noon eh. Panahon na yun, di ba? Pero nakatitig lang siya sa akin. Ang paningin niya'y nakapako lang sa akin. Hindi bumabaling sa kanan o sa kaliwa. Kung di mo siya kilala, madali kang maniniwala sa kanya. Tapos tumakbo si Mike, lumabas sa tent, nanginginig, tapos nagsisigaw. Putangina Chris, patay mo yung gagambang yan, kundi wawasa akin ko yung tent na yan. Sabi ko, gago hoy, wag mo sa akin, tent ko yan. Anim na taon ko siyang kasama. Siya'y kilalang kilala, kabisado ko na. Kahit minsan di siya nadulas ang bawat detalye ng kwentong kanyang ipinalabas. Naaalala niya lahat. Naaalala niya. Ayun, buti may nahanap akong patpat. And with my anime skills, pa, kachaw! Mamatay ka, mamatay ka! Napatay ko kaya yung gagamba. Siguriste pa nga yung baklang mic na yun eh. Pinasunog niya pa sa akin. Umuulan ng malakas. May bagyo. Paano nasunog yung gagamba? Pahinto-hinto naman yung ulan. Pabukso-bukso lang. Wow! Amazing! Pero nakatitig lang siya sa akin. Ang paningin niya'y nakapako lang sa akin. Hindi bumabaling sa kanan o sa kaliwa. Kung di mo siya kilala, madali kang maniniwala.